Bitaw na ba? For same bisexual, please hide my identity, admin. Yung halos mag-aapat na taon na sana kami pero bigla siyang nakipaghiwalay sa akin sa kadahilanang napagod siya sa relasyon na mayroon kami. Madalas tinatanong ko ang aking sarili kung saan pa ako nagkulang at kung ano pa ang kulang. Sa buong relasyon namin, halos siya lahat ang nasusunod. Siya ang boss na masasabi ko dahil sa natatakot akong iwan niya. Natatakot ako na baka isang araw hindi na niya ako mahal. Lahat kinatatakutan ko. Sa maraming pagkakataon, siya palagi ang nasusunod. Alam mo yun, kahit medyo pagod, pagkasasakal ka na, sige lang. Basta hindi niya lang ako iiwan. Honestly speaking, sobrang takot ko na iwanan niya ako. At pagsawaan, kung sakali man, hindi ko nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. Natatakot ako makita niya na nagkakasakit ako kasi alam ko ayaw niya ng problema. Ayaw niya ng maramdamang madramang buhay. Ayaw niya ng ayakan na sa late 30s pa ako at siya ay malapit ng mag 24 years old. Masasabi ko isa ako sa mga taong may malaking ambag sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pag-aaral. Lahat ng bagay na mayroon kinalaman sa kanyang pag-aaral, kasakasama niya ako. Lahat na ngayong pandemic, usapang financial, love, efforts, and sacrifices. Hindi ako nagulang, pero hindi ko alam, tila hindi pa rin sapat ang lahat. Life is not perfect at ang bawat isa sa atin ay may kahinaan at kalakasan. Siguro naging mahina ako at hindi ko kinaya ang pressure lately. Nabaon ako sa utang nang dahil sa kanya. Nagkasakit ang nanay ko pero wala akong maibigay. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong anak. Kasi sa maraming pagkakataon, lagi ko pinipili ang puso ko. Sa mga panahon na yon, kailangan ko ng karamay. Kailangan ng isang tao na makakaintindi sa lahat ng pinagdadaanan ko. Kailangan ko siya, pero palagi niya akong ini-ignore. Nagagalit siya, makinig sa problema ko. Palagi niya sinasabi sa akin ayaw niya ng problema. Ayaw niya ng stress sa buhay. Sa madalas, iniiwan ako sa gitna ng aking problema. Lahat ng importanteng bagay na mayroon ako ay nakasangla. Ang hirap ng ganito, halos isang linggo dinamdam ko lahat. Kasi sinisingil ako ng mga pinagkakautangan ko. Hindi ko kailangan ano paman kundi ang kanyang pagdamay. Lahat na kahit papaano nandyan siya para saba, samahan ako at magpalakas ng kalooban ko. Pero didman lang ang lahat. Hanggang sa isang araw, hindi ko nakinaya at nagwala ako. Binabato ko ang paligid ng bahay ko para ilabas ang sama ng loob ko. Para lang mapansin niya ako. Inaamin ko po, may nasa 4 na katao ang nakakita. Pero not the point, hinintuan kami. Siguro may mali ako doon, kasi naging mahina ako. Pero sa halip na i-comfort niya ako, iyon ang araw na nakipaghiwalay na siya sa akin. Dahil ubos na daw ang pasensya niya sa akin. At na-realize niya, hindi niya na ako mahal. At may iba nang nagpapatibok ng puso niya. At dito, sa bago na masaya, sinubukan kong magmakaawa, lumuhod, humagulgul ako sa mga paa niya. Biging again and again. Pero ganun siguro kapag binatawan ka na. Walang kasing sakit at hirap ang nararamdaman ko hanggang sa mga oras na ito. Friendship na lang daw ang kaya niyang ibigay sa akin. But more than that, I empty na as in wala na. Iniyakan ko buong magdamag hanggang isang araw. Nagising na lang ako. Sige, kailangan kong tanggapin ang desisyon niya kung doon siya masaya. Sa ngayon, sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Ang career ko na minsan nang napapabayaan. May flashback pa ito, kwento ng buhay ko. Kasama siya kung mamarapatin niyo at sa mga taong interesadong malaman. Isang taon na, babe. Isang taon na ang nakalipas simula ng huli kitang mahalikan. Mayakap at mahawakan. Masaya pa tayo noon. Akin pa ang puso mo, kahit hindi ang lahat sa'yo. Ngayon strangers na tayo at pwedeng wala ng halaga para sa isa't isa. Ang hirap i-survive ang mga araw-araw na namimiss kita. Pero wala akong magawa kasi wala nang tayo. Malayo ka na at may masasabi kang isang buong pamilya na. Masakit yung dahilan ng paghihiwalay natin. Although it's a blessings na para sa iba.
Sa sobrang galit ko, hindi ko na nagawang magtanong, bakit mo nagawa sa akin? Sa pinakamasakit na dahilan pa, para siguro ako na ang tuluyang lumayo. Di ko kayang tanggapin yun. Yung bagay na napakahirap matanggap pa, daming pwedeng mangyari, bakit yung pang mawala ka sa akin ng tuluyan sa club ng life? It's hard to unlove you, baby ko. Missing my babe. I love you, goodbye. Mahal ko, naalala ko pa nung una tayong magkita, parang kahapon lang, habang naglalakad ako, nakatingin ako sa mga paligid. Tumigil ang mga mata ko nung una kitang nakita. Biglang tumibok na mabilis yung puso ko. At nung araw na yun, doon ko nalaman na gusto kitang makilala. Lumipas ang ilang araw, halos din ako nakatulog kasi palagi kong naisip. Hanggang sa nagtanong ako sa mga kaibigan ko na hindi ko alam na pinsan mo pala. Kakaibang pangalan, parang napaka-espesyal. Tapos agad kong ginanap yung pangalan mo sa Friendster at doon nag-message ako kung pwede tayo na lang, wala nang ligaw-ligaw, kasi mas naniniwala ako na kapag sinagot mo ko araw-araw, kitang liligawan. At yun sinagot mo ko at di ko akalain na gusto mo rin pala ako. Nung araw na yun, sobrang saya ko. Hindi ko akalain na uuko ka agad ang sagot mo. Sabi mo, gusto mo mag-try mag-shoota ng lesbian. Kasi mga past na puro lalaki. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ka magsisisi. Patutunayan ko na iba ang sa kanila. Kinabukasan, nag-decide tayo magkita. Nung magkasaman tayo, hindi ko alam gagawin ko kasi sobrang torpe ko. Hindi ako na-imake hanggang sa ikaw nag-first move. Hinawakan mo yung kamay ko. Nagulat ako kasi sabi ko sa'yo, pasmado kamay ko. Hindi mo pa rin binitawan. Kumapit ka pa rin, tapos biglang tumibok ulit ang puso ko. Nang mabilis at sobrang saya ko talaga nung gabi na ginawa mo yun. Biglang lumakas loob ko dahil sa'yo feeling ko kaya kong gawin ang lahat. Pagtapos nun, araw-araw na tayo nakikita, araw-araw kitang sinusulatan, may chocolate na may teddy bear. Date sa Horizon Plaza, sobrang saya natin dalawa na parang wala nang bukas. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, magkasama pa rin tayo. Masaya at nagmamahalan ng totoo. Kahit maraming pagsubok nang dumating, nagpakatatag tayong dalawa, sabay nating hinarap. Nakakatuwa lang kasi kapag naglaro tayo ang tadhana after 12 years of being together, ngayon wala ka na sa feeling ko. Sobrang nalungkot at nasaktan ako. Feeling ko di ko na kayang gawin lahat ng bagay, but I respect your decision gracefully. Kasama kita unconditionally. Kailangan ko kasi tanggapin yung breakup na gusto mo, and Anne, to may accept that I need to be brave. Mas pipiliin kong mahalin ka ng malayo para maprotektahan ko ang sakit na nararamdaman ko. Mas pipiliin kong makasama ka sa panaginip, dun lang walang katapusan ang pagsasama natin. Mas pipiliin kong mahalin ka sa katahimikan, dahil sa katahimikan wala akong nakikitang pagtatanggi. Mas pipiliin kong mahalin ka sa kalungkutan, dahil sa kalungkutan wala nagmamay-ari sa iyo kundi ako. Lahat ng pipiliin ko dahil mahal kita. I'm sorry kung nag-overthink ako. I mean, nung tayo pa, lagi kitang pinagbabawalan, expect work, hindi ibig sabihin wala akong tiwala sa'yo. Hindi, kundi concerned lang ako para sa'yo at sa relasyon natin. Noon lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi ako nagtotolerate ng bad habits, hindi rin ako perfectong tao. Naalala mo pa noon, sinurprise na kita kakauwi ko lang galing Dubai. Nabigla ka, pero di ko ramdam yung pagkakamiss mo sa akin ng sobra. That di nararamdaman ko na ang layo na ng loob mo sa akin. Iniisip ko siguro kasi tagal ko na nawala sa tabi mo. 2 years kong inayos, baka masalba pa, pero hindi mas lumala. Mas lalo kong nararamdaman, pero nagbulag-bulagan ako. Naalala mo pa ba? Gabi-gabi ako nainom dyan sa papag. That day kasi dumating na sa puntong parang dagat na yung pagitan natin. Kahit magkasama tayo sa isang bahay, parang napakahirap mong abutin. Gusto kitang kausapin that time,
pero wala akong lakas ng loob at natatakot ako baka mauwi sa hiwalayan. Nangyari na, never akong nagalit sa iyo but I'm just disappointed kasi lahat ng sinabi mo, hindi mo gagawin, ginawa mo. And that caused too much pain, wala eh, ganun talaga. I missed you but I need to forget you. Thank you for everything and I'm so blessed kasi nakilala kita. Lahat ng memories na masasaya, I will cherish it forever. I will pray for you happiness. Please take care of yourself. Palagi kang nasa palagi ka sanang mag-iingat at kung nakakaramdam ka ng lungkot, patunugin mo yung music box na binigay ko sa'yo. Kasi ito lang paraan ko para maprotektahan ka kapag nalulungkot ka. Sabi nga nila, kapag mahal mo ng sobrang isang tao, papalayain mo. And sabi nila, if it's meant to be your, you know, it sounds stupid, but I think it's time for me to love, to move on and say goodbye to you. Confused or not confused? Magpapa-advise lang sana ako kung ano dapat kong gawin. So I'm not an outlast, Rian. I mean, wala pang nakakaalam na mas attractive ako sa girls compared with boys. Hindi din naman masyado halata sa pananamit ko na lesbian ako. Meron kasi akong crush ngayon. Kaso katrabaho ko, naka-assign siya sa head office. Parang siya lang team leader namin ganun. Sobrang ganda kasi niya, grabe. Tapos hindi ko sure if type din niya babae. Medyo may pagka-voice din kasi siya. Isang araw, nagpatawag yung company namin ng meeting involving the head office and branches. Shit, kinilig ako. Magkakarumit pa kami noon sa hotel. Siyempre, medyo awkward ako kasi crush na crush ko talaga siya. Wala akong masasabi sa kanya. Pinapangunahan ako ng kaba, putik. So ayun, ngiting-ngiti lang yung naging komunikasyon ko sa kanya. Putik talaga. Nung mag-umaga na, nakapag-thank you ako kay Lord, ang swerte ko talaga. Nakatawi lang siya lumabas ng banyo. Pagkatapos niya maligo, ganda niya talaga, shit. So to take the story short, marami na kami na kasi kaming mga get together with the company and siya palagi nakaka-roommate ko. And may mga times na nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Ayoko namang mag-assume na may nararamdaman din siya or anything. Takot din ako mag-rest na tanungin siya kasi di ko alam if she's also into girls. And the biggest factor of all is that she's technically my boss. Hays talaga. Ano ba dapat kong gawin? Confused or not confused? Baka kasi maging awkward sa workplace kung sakali.